palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil this is the day that the Lord has made. Talagang binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay sama-sama mag-celebrate, no? Kasama ang ating Lord. Siguro po alam natin yung the same old story, no, ng Pasko. Doon po nung andito po yung mga barkada ko sa likod, doon yun na po sila masyadong magpapansinin, yung mga nag-visita ko yan, mga friends ko po yan. Siguro po, the same old story na nakikita natin kapag tayo ay nanonood ng story of Christmas, no? Sa, ano tawag dito, sa TV. So, nakikita natin na si Jesus Christ, nung siya ay ipanganak, walang lugar, walang, tawag dito si Mary, hirap na hirap, malaki ang tiyan. So, yun yung laging nakikita natin, no? Sa, tawag dito, kapag Pasko. So, maraming mga bagay na kung titignan natin, lahat sila noong mga panahon na yun is busy. Sino po ba dito ang nakabasa ng tunay na istorya ng Pasko? Hindi po nakapanood, nakabasa sa Biblia ng tunay na istorya ng Pasko. Na sila po ay nandoon doon, no? Sa Bethlehem dahil meron silang, sila ay magre-registro. Doon nakafocus lahat ng tao ng mga panahon na yun. Not on the birth of Jesus Christ. Na kung tutuusin, malaki ang na-miss ng mga tao na hindi nila nakita yung kapanganakan ng Diyos. Bakit po? Hindi nila naisip, siguro nila imagine, na merong Diyos na ipapanganak noong araw na yon. They are ready for the King, but they are not ready for the Savior. Yun po yung old story noong panahon ni Jesus Christ na bakit hanggang ngayon, dala natin. Maraming mga tao ang natatapos na lang ang Pasko na hindi nila alam kung bakit may Pasko. Di ba ba? Yung pag dumating na yung December 26, tapos na si Kentucky ihimanan. Di ba? Wala na rin nagpapareserve ng Christmas cake. At yung mga Christmas cake, hanga ko na. Kaya bumili kayo ng Christmas cake 26 na. Para mas mura. O kaya 25 daw po ng gabi. Alam nyo po, sabi ganon, bakit may Pasko? Bakit kailangan na ibigay sa atin ang Pasko? This Christmas, na darating na yung, sabi nga natin, kasi tayo as a Christian, even the Catholic, sineselebrate ang Christmas ng December 24 to December 25. Ngayon pong Pasko na ito, we have the mindset na kailangan natin ilagay sa isip natin that Christmas, we have to believe. Kailangan po natin maniwala na totoo may Pasko. Dahil kung walang Pasko, walang Kristiyano. Kung walang Pasko, walang Merry Christmas. Kung walang Christmas, wala rin yung Kristo na nandoon sa Christmas. We have to believe in love. Kasi po, love ang talagang purpose daw po ng Pasko. Di po ba sinasabi dyan sa John 3:16, siguro Tagalogin man, Inihonggo man, or English man, alam natin lahat yun, iba-ibang version pa. No? We have to believe in hope. Na nung ipinanganak si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. And we have to believe in victory. Na kaya may Pasko, para tayo ay maging victorious sa ating buhay. Ano po ba ang binigay sa atin ng Kapaskuhan? Sabing ganon, bakit kailangang ipanganak si Jesus Christ ng Pasko? Bakit kailangang ipanganak si Jesus Christ as a baby? Bakit kailangan niyang pumunta sa mundo natin? Ang title po ng ating mensahe ngayon para pag naaalala natin ang araw ng Pasko, isipin natin sa ating sarili, what we need is why He came. Kung ano yung kailangan natin, yun ang reason kaya siya nagpunta. Ano po ba yung kailangan nyo ngayon? Baka naman kailangan nyo ng gadgets, hindi yun yung reason lang kaya siya nagpunta. No, kailangan nyo ng bagong sapatos, kailangan nyo ng gift. Or yung mga couples, kailangan ng date, kaya may Pasko. Alam niyo po ba na ang pinaka-isungashi, no? Na pag-reserve ng mga hotels is December 24 para sa mga couples. Na yun ba yung talagang meaning ng Pasko? So, what I need is why He came.
ano yung pangangailangan ko, kaya nagpunta si Kristo dito. Tignan niyo po sa inyong sarili ngayon, ano ba yung kailangan ko? Ang sinabi po dito, kung titignan po natin sa Luke 2:10-11, sino po yung may dalang Bible? At yung susunod nating verse nandiyan na, Isaiah 9:6. No? Makipagbasahan po kayo sa Luke 2:10-11. Kung dala niyo po dyan yung mga digital Bible niyo, no? Pakibukas-bukas niyo na yung inyong mga iPhone, no? At yung ating mga iPad, no? So, sinasabi po dito sa Luke 2:10-11, sabi ganun, "But the angel said to them, 'Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people.'" Sabi niya, "Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Nung araw po na yon, sabi, ipinanganak ang Diyos. Sabi niya, ipinanganak siya para maging tagapagligtas at para maging Panginoon, the Anointed One. So nakita natin na itong araw na ito, ipinanganak ang Diyos nang hindi lang para magkaroon siya ng birthday every Christmas. Ipinanganak siya para magkaroon tayo ng tagapagligtas, magkaroon tayo ng Panginoon. At 100 years before, inilagay po ito ni Isaiah. Sabi niya ganun sa Isaiah 9:6, kung titignan natin yung ating PowerPoint, sabi niya, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ibig sabihin, may reason kaya tayo may Pasko. Ito yung reason kaya dumating si Jesus Christ sa mundo. Ito yung reason na ngayon, kailangan mo sa sarili mo. Ano yung mga binigay na pangalan kay Jesus Christ at bakit siya ipinanganak dito, yon ang kailangan natin. One, we need a Savior, not a solution. Tayo lahat, hinahanap natin sa ating buhay yung solusyon ng problema. Paano na lang kung bigla kang kinuha ng Lord na hindi pa natatapos yung problema mo? Naghahanap ka na, naghahanap ng solusyon hanggang dulo, wala yung solusyon. Siguro, mas kailangan mong ipag-pray sa sarili mo na, "Lord, maraming salamat, may Pasko. Ang kailangan ko, iligtas mo ko bago ako maloka, bago ko makita yung solusyon ang hindi ko na alam yun na pala yung solusyon sa problema ko." Sino dito yung nakakaroon ka ng problema na akala mo yun na yung solusyon? No, nagbibilang ka na ng mga buhok mo sa ulo. No, eto na yung solusyon, hindi ka na masaya. Kasi nag-iintay ka ng masyadong maliwanag na solusyon sa problema mo. But we do not need, sabi nga ganun, we want a solution, but we need a Savior. Na bago mo makita yung solusyon na yan, makita mo munang naligtas ka. Para mas parenti kang makakapag-intay ng solusyon ng buhay mo. Di po ba? Lahat naman siguro tayo nakakaranas. Sabi nga ganun, ibinigay yung pangalan ng Lord. Sabi, "Bigay niyo sa Kanya yung pangalang Emmanuel. Because He is with us." Pinanganak na siya sa atin. Ibigay niyo yung pangalan sa kanyang Jesus kasi siya yung Savior. Siya yung magliligtas sa atin. Sabi, ibigay niyo sa kanya yung pangalang Messiah because He is the chosen one of God. Kaya yung solusyon na hinahanap mo, kapatid ko, hanapin mo muna ngayong Pasko yung Savior na ipinanganak para sa'yo. Para po sa atin. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Ano pa yung sinasabi niyan? After the Savior, sabi ganon, kailangan maging masaya ka kasi nandiyan na yung Lord. We need a Lord, not a helper. Sino dito yung laging humihingi ng tulong sa Panginoon, ayaw naman sumunod?